Good evening, guys! Andito na naman ang inyong probinsya ng tindira, si Ate Sweet. Ngayon, i-update ko kayo sa status ng tindahan natin dito. Kasi guys, nasolusyonan na dito sa amin, sa probinsya namin, ang problema sa soft drinks. Ngayon, sobrang naglipa na ng soft drinks dito sa amin. Kaya medyo naglaylo na kami ni Mister sa paghahanap ng soft drinks. Medyo pag pumupunta kami sa kabilang bayan, pag pumupunta kami sa Katarman, namimili pa rin kami ng soft drinks, pero hindi na gaano karami. Kasi may sinusuplayan pa rin naman kami dito na mga sari-sari store. Kaya lang, di tulad ng dati na pati may mga store dito sa mga katabi namin namimili sa amin, pero ngayon hindi na kasi nga pumupunta na dito sa amin ang mga ahente ng soft drinks kasi nga sobrang madami na ang supply ng soft drinks sa amin. Kaya pag pumupunta kami sa Katarman, konti na lang ang binibili namin na soft drinks. Sa ngayon guys, ang problema naman dito sa amin, ang kailangan na dito sa amin ay ang itlog. Lagi talagang may kailangan sa mga sari-sari store, guys. Kasi guys, dito sa amin, may mga itlog dito sa ibang tindahan. Kaya lang, sobrang taas ng presyo nila. Palibhasa, alam nila na in demand ngayon ang itlog at saka wala talagang supply ng itlog. Kulang na kulang ang supply ng itlog. Kaya ang ginagawa dito sa amin, sa mga tindahan dito, mataas ang binta nila sa itlog nila. Kasi nga, binibili din naman kasi nila yan ng mataas na halaga. Kaya yun, mataas na rin ang binta nila. Kaya guys, hindi na rin kami makakuha sa kanila, hindi na kami bumibili sa kanila. Kasi kung bibili kami sa kanila, kunti na lang ang tutubuin namin. Kasi nga, syempre, kunti lang ang ipapatong namin para pumantay sa presyo nila. Kaya ang ginagawa namin guys, pumupunta na naman kami sa Katarman. Yun naman ang kinakarir namin ngayon, ang mamili ng itlog. Kasi nga, ang ginagawa namin sa maliit naming multi-cab, yan, ang binibili namin, mga groceries, mineral water, at kunting soft drinks. Ayan, ganito guys. So, tulad nito, mineral water, ganyan. Tapos, soft drinks. Ayan, may mga soft drinks pa rin ako. Ayan, guys. Yan, sito. Yan. Yan, namimili pa rin ako niyan doon. Kaya lang, mas dinadamihan ko na ang itlog, guys. Kahapon, namili kami ng itlog sa Katarman, doon sa Sanvic. Ang nabili namin ay 63 na itlog. Kaya yun na lang ang natira, guys. Ito na lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 trees na lang guys ang natira sa 63 na itlog. 60 yan na lang ang natira guys sa sobrang, kasi kanina sa dami ng namili kanina, mga nagtitinda, may mga sari-sari store nagagawa ng mga kakanin, mga puto plan, ganun. Kailangan kasi nila itlog. Leche plan, yun. Kaya yun. Kunti na lang ang natira, guys. Baka sa Lunes, pumunta na rin uli kami sa Katarman. Ayan, guys, na yan. Nalaki na yung naitlog. Ito, 220. Kung tutusin, guys, dito sa lugar namin, kami lang ang murang itlog. Kaya marami kaming customers ng itlog. Kasi sa kabilang mga tindahan, 240, 220 yun ang itlog nila, kasi nga ang binibili nila ay yung mga extra large. Ako naman kasi, medium lang to, kaya 200. Ayun, ayan guys,
Ayan guys, oh. Ang munting tindahan ko. Ito na rin guys, oh. Ito, tumaas na rin itong kopi ko Blanca. Alam nyo guys, nabigla talaga ako nung bumili ako sa tindahan, sa ano, nung makita ko yung resibo ng kopi ko Blanca ko, sobrang taas. Ngayon, ang binta ko nito ay 120 na. Wala kasi kaming choice, diba? Kahit mataas siya, kahit sa mataas na halaga, kailangan natin bumili. Kasi, kung hindi tayong bumili, kung hindi tayo bibili, anong ititinda natin? Ito rin guys, oh. Ito. Itong syrup powder. Ang laki din ang itinaas niya, guys. Sa ngayon, 75 na ang dasin ng syrup powder. Ang puhunan naman dyan ay 70 pesos and something ganyan. Itong mga Lakimi, medyo hindi pa gumagalaw ang presyo niya. Ito, hindi pa gumagalaw ang mga presyo niya. Ito tulad pa rin ng dati, yan, 38. Sana hindi na tumaas pa yan kasi wala na talaga tayong sobrang laki na talaga ng puhunan. Ang tinutubo, ganun pa rin naman. Lumaki lang talaga ang puhunan. Pero guys, kunting tiyaga lang tayo. Kunting tiis lang. Kasi kung susuko tayo sa pagtitinda, baka sabihin nyo, wag na nga tayo magtinda kasi ang mamahal ng mga bilihin ngayon. Eh wala naman talaga tayong magagawa. Pamahal lang pamahal talaga ngayon ang mga bilihin. Kahit nga sa gasolina. Kaya nga pag pumupunta kami ng Katarman, ang mahal-mahal ang gasolina. Dito sa amin ang gasolina ay 95 pesos and 75 centavos na. Pero, inaano pa rin namin yun. Ginagrab pa rin namin yun. Talaga bibili kami ng gasolina. Kasi kung hindi tayo bibili ng gasolina, paano tayo uusad? Paano tatakbo yung sasakyan kung walang gasolina? Kaya, sa pagbabudget na lang siguro guys, doon na lang tayo bumawi sa pagbabudget. At saka, yung mga fast moving products, kailangan hindi tayo mauubusan. Kahit mahal yan, kunting paliwanag na lang ako. Kuminsan nga, pinapakita ko yung mga resibo ko sa customers ko. Para lang maniwala sila na tumaas na talaga ang mga bilihin. Kasi, di naman natin maiwasan na mag-isip ng hindi maganda yung mga customers. Baka isipin nila, ano ba yan? Lagi na lang mahal-mahal. Ang laki na lang itinataas ng mga ano, bakit ang mahal ang tindahan na to? Kaya ang ginagawa ko sa kanila, sinasabihan ko sa kanila, kung gusto nyo, mag-canvas kayo sa ibang tindahan. Makikita nyo baka nga mas mura pa dito sa akin. Yun ang sinasabi ko sa kanila guys. Kasi hindi ko binabawalan ang mga customers ko mag-canvas sa ibang tindahan. Para maikumpara nila yung tindahan ko sa kanila. Kasi ako din naman kasi nagka-canvas din ako sa ibang tindahan. Para hindi rin ako lumayo sa mga presyo nila. Kaya guys, hanggang sa muli guys. Yun na lang ang aanuhin natin, ang isipin natin. Yan na lang kailangan talaga. Magsumikap tayo. Lahat ng mga presyo, kailangan talaga sa ngayong, sa panahon ngayon na laging tumataas yung presyo. Kailangan pagdating natin galing sa pamilihan, titingnan natin yung resibo, tapos doon natin babajitit kung tumaas ba talaga yung presyo, kailangan ba natin magtaas ng presyo ng paninda natin o kung kaya pa na ganun ang i-steady natin yung dating presyo natin. Kasi ganun ang ginagawa ko guys. Pag kaya pa naman yung presyo, hindi ako nagtataas ng presyo ng paninda ko. Pero pag sobra na talaga yung ano na talaga yung halimbawa yung dati ko ngayong presyo, yun na pala ang puhunan. Syempre kailangan talaga natin magtaas. Sige guys, hanggang sa muli guys. Salamat. At saka kayo guys ha, mag-subscribe na po kayo. Salamat sa mga panonood nyo sa channel ko. See you, bye!